Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang Pinoy na may malikhaing talento sa pagpinta at pinamalas niya ang kanyang kakayahan sa iba't ibang simbahang Katoliko. Alam niyo ba na minsan na rin siyang na-feature sa isang kilalang palabas at umani ng sari-saring magagandang komento sa social media, mapadayo man o ang mismong mga residente? Sa pagpasok mo sa loob ng simbahan at tumingala sa kisame, ay siguradong masabi mo sa iyong mga panalangin na Diyos ko, sana all. Ang obra maestra na ito ay hindi mo akalaing isang Pinoy lang pala ang gumawa nito. Dahil alam naman natin kung ceiling painting ang ating pag-uusapan, ay siguradong naunguna sa mga isipan ng mga tao ang bansang Europe, Rome, Italy, sa Malta at pati rin ang Russia. Alam naman natin na sumasabay rin ang mga Pinoy sa larangang ito. He is making a history, ika nga. Kung pagmasdan mo ang kanyang mga paintings, talagang masasabi mo na balang araw ay kabilang na rin siya sa mga sikat na painter dito sa ating bansa. Siya nga pala, kaibigan, sana naman ay huwag nating kalimutan ang mga sikat na painter na nagbigay ng mga karangalan dito sa ating bansa. Kinabibilangan ito ni Fernando Amorsolo, Juan Luna, Kiyokok at marami pang iba. Ngayon, ang tanong, sino siya at nasaan na siya ngayon? At bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa ating munting bahay, ay inaanyayahan kita, kaibigan, na mag-subscribe sa ating channel at pakilike na rin sa ating video. Maraming salamat. Bisitahin muna natin ang Bantayan Island na kung saan dito ay may unang lumabas at kumalat na balita sa social media tungkol sa mga nagagandahang painting ng kisame sa isang simbahan. Bago ito pininturahan, ang kisame ng simbahan ay payak at tupad pa. Ito ay ipininta noong 2018 hanggang 2019 sa panahon ng administrasyon ng Cura Paroco na si Father Joselito Danao, na may basbas ng Cebu Commission para sa Cultural Heritage ng Church of the Archdiocese sa Cebu. Ang nasabing proyekto sa pagpipinta ng kisame ay inilaan upang mapahusay ang liturgical environment ng Saints Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Town sa Bantayan Island, Cebu. Ang bisyol na palabas na ito sa kisame ay nagsasabi ng kwento ng paglikha, ang pagbagsak ng tao at pagtubos. Ginawan din ito ng dokumentary ng isang direktor na si Buano at umani pa ng awards as Best Documentary sa Sinulog Film Festival sa taong 2020. Ngayon, balik na tayo sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga paintings na ito at nasaan na siya ngayon. Pinisita ng ating kaibigan na si Angelica Beltran ang bayan ng Palompon sa lalawigan ng Leyte. At siya rin ang kumuha ng mga larawan sa video na ito dahil gusto niyang makita at makausap ang grupong Dibuho Kisame Crew. At doon niya napag-alaman na meron din pala silang proyekto na ginawa na kahalintulad sa Bantayan Island Church. At kaagad-agad niya itong binisita. Ang mismong proyekto ay dito makikita sa St. Francis Xavier Palompon Parish Church. Siya si Paris Abilino Pastor o sa mas kilala na pangalan na Aris. Siya ang pang-apat na anak sa pamilyang Abilino Pastor. Nagmana ang kanyang talento sa kanyang magulang na isa ring kilalang arkitekto sa lalawigan ng Leyte. Siya rin ang bumuo ng grupo na Dibuho Kisame Crew na kinabibilangan ng 7 miyembro na siyang kapwa rin mga painter. Sa kabataan ni Aris ay mahilig na siyang magpinta at sa hanggang dumayo na ito sa bansang Bahrain at ipinamalas ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mala obra maestra sa ceiling paintings. Sadyang humanga ang mga residente ng Bahrain at sa lahat ng nakita sa kanyang gawa hanggang sa muwi siya dito sa Pilipinas at itinuloy ang kanyang pagpinta sa maswerte namang nakatanggap ng tawag at nabiyayaan ng proyekto tulad ng nabangkit ko kanina ang tungkol sa Bantayan Island Church. Pagkatapos ng kanyang kontrata sa Bantayan Island ay nabigyan rin siya ng proyekto sa Parish Church sa Palompon upang isagawa rin ang katulad ng Saints Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Town Island. Tuwang-tuwa ang mga residente dito dahil sa makulay ang paligid ng loob na simbahan at nasilayan nila ang artwork ng artist at ang pinakamaganda pa dito, si Sir Aris ay mismong residente rin dito sa Palompon, pride ng Palompon, ika nga.
At sa oras na ito ay patapos na rin ang kanilang ginawang pagpinta sa loob ng simbahan at palita ko ay isusunod na rin nila ang simbahan ng Paluleyte. Aside from he is making history, as I said before, may sikat rin na quote ang mga pintor. Painting is just another way of keeping a diary. Hindi na ito mabubura at sadyang nakasulat na ito sa kasaysayan. Ito ay isinulat ni Pablo Picasso. Ikaw kaibigan, meron ka bang alam na ganito mga istorya? Mararapat na isulat mo sa ibaba sa comment section at gawa natin ang video. At kung nabitin ka naman sa ating mga kwentuhan, marami ka pang pwedeng panoorin dito sa ating channel. Kaya naman, maraming salamat sa muli niyo na namang pagsama sa akin hanggang sa susunod ng ating video. Dito lang tayo ngayon sa Catholic Church ng Paloma Leyte with the Dibuho Kisami Crew. Stop, Madam Tifon. Hi, my name is Amir Pastor and I'm from Paloma Leyte. Hello, I'm Aldwin Canoy or Dwayne Canoy from Bantayan Island. I'm Aris Pastor and from Paloma Leyte, Libertad Street. Hi, I'm Priya Alvin, nanak from Paloma Leyte, Tacloban City. Tacloban City. I'm Sheena Sumalinog, also from Palompon and Apulapo City. Hi, I'm Chini Garnacion from Barangay San Miguel, Palompon, Leyte. Alright. Hello, ako pala si Arwin Salceda from San Miguel, Palompon, Leyte. So guys, ngayon malalaman natin kung yung mga questions na gusto natin itanong sa Dibuho Kisami Crew. And we'll be starting to ask them yung background nila sa kanilang group. Okay, so let's start. How did this all started, your group? So, the Dibuho Kisami Crew started dahil nun sa project namin sa Bantayan, sa St. Peter and Paul Parish sa Bantayan Island. That was 2 years ago, 2018. So, yun yung first ceiling project namin ng malaki. Religious paintings na yung ginagawa namin. But ever since, mural artists, mga backdrop, murals, or canvases, ganun lang to start. So, 2 years ago. Who formed the group? Ako yata. So, nangyayari kasi may si Father Joy, yung kuraparoka ng sa Bantayan Island, last year, 2 years ago, napasyal siya sa sports bar na ginawa ko yung mural. So yun, si Father Joy, nakita niyang isa sa mga anak ko, yung mga babies ko na mural painting sa sports first time sports bar sa Palandayan, Cebu. So guys, alam mo kung saan yan, visit that sports bar, yung first time. So, ganap siya ng artist for yung vision ni na ma-paint yung ceiling ng St. Peter and Paul Parish sa Bantayan Island. So, thank God, diba niya, and I was in Manila that time managing some stuff. And yun, tinawagan niya ako, if kaya ko daw i-render ngayon kapalaki. So, lipad ako agad, and then, sa team kami nag-meeting. Ako na talaga, so I have to assemble the team. So yung first na team na ako yung makasama ko, parati dami sa mga regular murals, si Chino from Palompon, and si Kuya Alvin, my big brother. Yun. So yun kaming tatlo. But sobrang laki ng church na yun, so kailangan namin ng tulong. Siyempre, mga kilala ko yung unanin ko kasi mahirap i-manage yung team na bago pa lang. Baka hindi mo mahawakan, baka mamaya yung disiplina na inaano mo, hindi mo mahanap sa kanila. So, sa time kisimula, sa mga kilala natin, sa mga artists. Buti lang, lalim ako sa University of the Philippines. So, I had this fine arts students organization na group. Doon ako nag-umuha ng mga team. So, natural. So, sumali yung si Stilome, si Ivan Zaldariaga, and si Pierre Pamador. Yun. Tapos nanganap pa yan, kumama na kami next batch ng mga iba, si Lawrence, si Ana, si Mendoza, si Lauren Mendoza, and huwag natin kalimutan yung mga locals ng ng Bantayan Island. So yun yung first team namin sa first project namin. So
So sa tingin niyo ba ano, so parang may leader or yes, oh. Ikaw bali yung ano? Ako yung leader kasi ako yung nakakausap nila father and yung the rest para matrabaho yung ceiling, hindi nila kailangan pag-usap sa kanila doon sa committee. So ako rin nakipag-usap sa committee and yung ibibigay ko sa kanila is kung ano yung kailangan nila as an artist. Kailan ninyo nag-start or na-form yung group nyo? So, for the original group? I think it was around September 2018. Tapos ito naman for Palompon group? Yes, November 2019.